Linis ka. Inagago. Gago pati yung road up. Buti yung Jollibee ayos. As you all know, we've recently been hit by the Typhoon Rolly these past few days ago. Umabot kami ng signal number 5 and para sa akin, ito yung pinaka-traumatizing na nakakatakot na experience ko. Kasi sabi daw nila nung dati sa Bagyong Rimin na mas nakakatakot din yung Bagyong Rimin. Pero mas malala yung damages ni Min. Pero kasi nung dati nung Bagyong Rimin, bata man ako around grade 6 ata. And wala naman ako masyado na experience ko. Eh, ngayon na mas capable na ako of sensing things, yun, feel ko yung disaster ng Typhoon Rolly. Sorry kung maingay kasi may construction sa labas and sa loob yung aso ayaw tumahimik. Chaga shot up! All I can say is sobrang lala nung damages yung paglabas namin. Tinamaan kami ng Typhoon around mga 3 AM ata. Ewan tulog kasi kami nun. Pero, nung ito kasi nung bahay namin, or yung, ano, yung hotel, as in, binar down namin, linigyan namin ng mga plywoods, dinowel up, kinover talaga namin. And then, so, lalo dito sa kwarto namin, dito sa kwarto, parang di naman namin masyado marinate. All we can hear is yung hangin. Kasi, as in, perfectly covered talaga. So, dito kasi nag-start. Nung around 3 AM, sobrang lakas na nung hangin. And then, para sa akin, ano lang. Kasi, before nung Bagyong Rolly, tinamaan kami nung Quinta. Tapos, nung before nung Bagyong Rolly. So, parang normal lang. Kasi, mahangin. Parang yung sound lang ng wind. And then, nung around 4:30 to 5, nagising ako, nagulat ako bigla. Kasi, kinabahan ako yung plywood nung sa window namin. Kala ko sisira na. Sobrang lakas ng wind. And then, yun, natulog lang ako. Tapos around mga 7 AM. Tapos around mga 7 AM, biglang pumasok si Ma. And then, tumisigaw siya kasi si Chowder, yung aso, nagawala. Kasi dito siya nakalagay. Tapos may, eto kasi yung door, naka-glass door siya. And then yung plywood sa glass door, nawala. As in, totally wrecked. So, andito na lang si Chowder. And pag nabasag yung pinto, boom! Matatamaan si Chowder. So, nagpanik si Ma and then pinalabas kami, tinulungan. And then, as soon as lumabas kami, nakita namin na itong door, yun, wala na siyang plywood. And then, yun, may clip ako, papakita ko. And then, woke up sa sobrang lakas ng hangin. And then, paglabas namin, boom! Kasi may plywood dyan, kita mo yung may wood. And then, paglabas namin, hindi namin expect na sisira. Buti hindi nabasag yung door. Otherwise, bahang-baha kami. Sobrang shitty nitong bagyo. Tapos, makita namin dito, yung may door dyan na same as this, glass door din siya. Tapos, pinaharangan na ni Dad ng ano yung table tennis board, na mga upuan, kasi unti na lang bibigay na yung pinto. So, yun, pumunta kami doon, tapos tinulungan namin i-bar down yung door. It's grabe. Yung tubig dito, nag-overflow na nakapasok na pupunta dun sa kwarto. And then there's water there na nanggagaling, kapasok din dito. So basically, bahang-baha ng bahay. Kwarto nila dahil. Shits. Bahare, ako din siya. Tulad na sa iba. Kita talaga kami binaba kasi water is overflowing there. Nakapasok all the way. So, nakakatakot ang part nung binar doon. Around 7 AM, around 7:30 na to. Sobrang lakas talaga nung hangin kasi as in kita-kita yung parang yung wind ganyan-ganyan. And then nakikita namin may water tank dyan na natabingin na. Yung abang inu-hold down ko yung door, na glass door, biglang nabasag sa mukha ko. As in, pero buti, nakaano ako, buti naka-duck ako ng konti. So natamaan ako sa may ditong hairline. Although natamaan din ako sa baba, nakakatakot lang kasi glass in front of your face na nabasag. So buti wala naman akong injuries or what. It was a miracle.
Anyways, yun, hindi ko naisipan actually mag-vlog nung una kasi it was a storm. And hindi ko na-expect na ganun kalakas. Although even sinabi nila it was the strongest typhoon, hindi ko pa din in-expect na ganun ka-strong. So wala, parang medyo chill lang ako. Kasi dito sa Bicol, parang hindi kami tinatamaan ng bagyo. So parang wala, parang normal bagyo day lang. So, from here on out, mapakita ko na lang yung clips na shinoot ko during its current storm condition. Actually, mas malala pa yung hangin kanina kasi papunta sa ibang direction to against up towards sa amin. So nabasag mga pinto and stuff. I have switched to a better camera kasi humina na yung storm. It is 10:43. Hina na yung storm. Actually, wala nang ulan. Wait. Dude, look. Current condition, wala nang storm. Pero, look. Tingnan yung look at the water tank. Grabe na to, bingi. Tara, tara, let's go. Basag. After nung pagkita namin sa third floor, dumiretso kami sa second floor. Tapos tinignan namin yung restaurant. Boom, lahat din basag kasi yung may yung aircon, yung nakatayo yung aircon. Sirang-sira, new glass, wala talaga lahat. Bahang-baha, it completely destroyed yung second floor namin. Go, Jet! Linis ka! Tara, sumahan mo ako! Most of this na cleaned out na. Hindi siya ganang kalala. Check natin yung condition ng hotel. So sa buong third floor, basang-basa. Damn. So andito yung mga customers na sa labas na kasi nagpanic. Dude. Jeez. Good look. Basag. May plywood dyan na linagay. May plywood na linagay dyan para hindi mabasag. Pero turns out, nasira pa din. And sheesh. Basag, basag. Ang daming bubog. Let's go second floor. What the fuck? Hi. Ayaw ka na daw mag-accept mamaya. Sa may basag sa loob, may basag. Basag yung ganyan doon. Sa floor? What the fuck? Wala na basag yung mag-ano? Tatingnan natin sa taas. Tara. Turned out the storm is bad as it looks. Puros putek. Hindi naman kami dumiretso ng fourth floor kasi we went out to check the car sa gas station. Linigay namin dun sa pinark namin kasi mas safe dun. So yun, bumaba kami, chinek namin yung damage and all I can say is, grabe, sobrang destroyed ng street. Yung mga nakasabi din ng mga signs sa mga business nila. Nakailahan, nakahulong. Ito yung nakaka-disturbing. Kasi sa tabi namin may ukay-ukay, small ukay-ukay. Hindi siya ganun ka-strong na building. Kasi ano na lang siya, mga woods, mga ano lang. Parang woods lang. Mga madali, ano lang siya, madali lang siya masira talaga. And then nung yung bagyong Quinta ba yun? Kasi yung last na bagyo, sobrang as in wrecked down, wrecked from the ano talaga, sirang-sira yung ukay-ukay na yun. So, bumalik, so, after nung bagyo na yun, bis naka-recover na sila, yun, tinamaan na naman kami ng signal number 5, sira ulit. Sheesh! Ito kakaayos lang, ito nasira na naman. Inaayos na yan.
we are going to check on my car. Kasi I parked the car sa my restaurant kasi it's much safer doon. And yeah, at the same time, check natin yung aftermath ng bagyo. Yeah, dudes, to be honest, this is the worst storm I've ever seen. Sabi din nila mas malala yung bagyong rimming dito na nangyari sa Bicol. Feel ko mas ano to, mas malala. So yun, pagkalabas namin ng hotel dun sa street namin, lahat sira, sira. So naglakad kami. And then, first namin pinuntahan is yung Chowky. And then, pagkita namin, sira. As in, yung may roll-up kasi siya, may roll-up yung Chowky. Pero, nasira talaga. As in, sirang-sira yung roll-up. So, yung nasira yung roll-up, nabasag yung glass. Shit! Tangki na gago! Sira yung Chowky! Buti yung Jollibee ayos. The fuck? Siguro mga around 3 weeks to 1 month maayos yung Chowky. Pero ala, sinasara yung Chowky. And then, yung Tabaco City Mall, yung entrance niya, butas. As in like, may malaking butas. So, pero hindi naman siya ganun ata ka-damage. Hindi ko chinek, pero so far, hindi lang nakita ko yung parang may malaking butas. Yung Shell gas station, ubos, sira. As in, wala lahat. Yung ano lang, pang-gas lang. And then, yung restaurant, yung barbecue kit, yung roll-up lang, sira. Pero buti hindi siya ganun kasira tulad yung sa Chowky. Then, yun, nakita namin yung car. Yung sa car, kasi may damage yung car, pero ano lang, maliit lang, kasi may natanggal na small piece. And buti lang. Natakot ako kasi baka mamaya may lumipad, tapos biglang matamaan yung car, and then baka may daming gas-gas, and buti wala. So far, ito pa lang yung sira. So far, ito pa lang yung sira. We went next nung pag-check namin sa car, we went over to check on bahay ng lola namin, kila Ama. Di kami makadaan. Kasi lahat, halos lahat talaga ng roads dun sa gitna ng city, lahat ng posi tumba, mga wires. So kapag dumaan kami, hindi kami back, mamaya madigan na kami ng poste. Kasi may nakita kami yung parang isa ditong sikat na ancestral home. Sobrang luma niya kasi pinipreserve yung cultural chuchu no house na yun. And then pagkita namin yung buong second floor for us. So, we are back. Balak ko sana namin yung tibot around this city to check sa bahay nila Ama and their mom. Yun lang, kaso apparently flooded na doon sa city. After we went to check on Ama, pumunta kami sa bahay ng pinsa namin sa around San Carlos. Siguro mga around 10 minutes drive. Tapos, didin kami yung kadal kasi may malaking poste na nahulog. So, nakakadaan lang doon motor. So, natatakot kami kasi ano yung mga ano doon, mga tao doon, paano makakapunta dito sa Tabaco para mahihinang tulong kasi may malaking poste nga. So, mga motor lang makakadaan. And then, yun. Kaya nung pumunta namin sa Carlos, pumunta naman kami papuntang Legazpi, which is the other direction. Yun. And may isa doon na ano, basketball court, covered basketball court. Tapos, doon pinark yung mga sasakyan kasi they thought na it was safe kasi nga covered. And then pagpunta namin, pagdaan namin, yung roof ng basketball court nahulog sa mga kotse. So ang daming kotse nakapark doon, natabunan ng mga debris nung galing sa roof. Sin boom, flat down na yun. Hindi ko na alam kung anong condition ngayon ng mga yung doon sa basketball court na yun. Pero yun, all we ask na is to send us prayers. And actually may mga fundraisers na pinatayo para sa buong Bicol because of the storm. So
hopefully makasend kayo ng tulong kasi pinagdaanan ng Bicol region because of these storms. Tapos ngayon may isa pang bagyo paparating. Hopefully di tumama ako. Sana mahina. Pero sana hindi tumama. So yun. Di na maulit to dito kasi Tabaco City can't take it anymore. Or kahit saan na kahit lugar na huwag to ma-experience kasi yun, puno kasi nakatakot talaga. And all we ask is send prayers dito sa amin kasi daming nawalan ng bahay. Anyways, yun lang. Yeah.